Oh, resultado, lahin na dahil. So ayun, 2011, after ko mag-overall nung same year to mga kalahiya, 2011 yung nag-first overall na ako ng PBBC. Tapos kinarga ko ng MacArthur, hindi mo yung first overall natin nung time na yun. Tapos sa Wando Prize, ito si Yoko Wan. Yun, si Yoko Wan, no? So ito po yung fifth overall natin sa Wando Prize, sa Mount C. Mount C. So buhay pa rin po ito. Mga kalahi, imagine niyo itong line ng mga Nikki ko. Mga Joston po ito. Opo. Ang edad nila, kahit matanda na, nag-iigtog pa rin. Galing, ano? So, ito, tinan mo edad nito, mga kalahi. Ayan, PH 2011, yeah, OLR 0454. Yeah. Ayan. So, ito po yung... Tinan nyo, mga kalahi. Alam nyo, kung bakit naging ganito yung itsura niya. Yan leg niya, tinan mo, malaki. Mm-hmm. Familiar ka ba sa itsura niya, Ace? Tinan mo, ano niya, ang laki ng leg niya. Malaki yung leg. Ayan, ayan ang, ito po si... Yoko Wan. Ito po si Yoko Wan, unang winner ko sa Mount C. Wow. So, big winner to. Medyo maganda yung story nito kasi may kakumbayin ako rito, kaibigan. Oh. Nanalo ako. Okay. So, total, sasali ulit ako ng the following year, 2012. Mm-hmm. Ni-replay ko, pairing nito. Kalahi, ang pairing po ng nanay nito ay si Nikki at saka po yung nakuha ko kay Hanson Hong na si Yoko Ono. Yoko si Yoko Ono po ay direct po na nakuha kay sa Ninong Hanson Hong ko, Grisel. Base po sa line ng kay Ninong Hanson, Lolita line ng Master Rizzo. Okay. Pero syempre, Hanson Hong ang ginagamit natin. Correct, correct. Sa kasi sa kanya man nakuha. Sa kanya nakuha. Ito, Grisel. So ito, tip overall. Ito. Nag-replay ko yung si Nikki saka si Yoko Ono. Yeah. 2012, nag-7th overall ako ulit. Sa ano? Mount C ulit. Mount C. So back to back ako. Overall sa Mount C. Si Yoko 2 yun. Yun. Sa kasamaan pala, si Yoko 2 po ay na... Nakala ko. Namatay na po si Yoko 2. So okay. Ang istorya naman po nito, wala na po ako nakakombine noon time na yun. Nanalo ako, na solo ko pa. Oh, diba? So wala akong kakombine noon time. Correct. Na yun. So, meron pa, same year. 2012, two set, super set winner tayo sa PFC. Wow, grabe. Sa North yan kasi pero dahil pala, nauna ko muna itong North kasi bago sa South muna. So, nauna itong North natin. Yeah. Dalawa tayong super set winner doon. Wow. Ang ibon po na yun ay sa kasamaang palad po ay hiniram nung kaibigan natin. Yun po si Centennial. Direct code breed ni Ninong Hanson yun. At saka po yung isa, yung breed po rin po ni Hanson. Pero, kinarga ko po ng Batanes, hindi na umuwi. Mm-hmm. So, wala na po yung ibon na winner natin ng 2012. Yeah. Nung nag-PFC winner tayo sa dalawa sa North, mm-hmm. Sa SDR naman, nanalo naman tayo noon. Super set winner din. Yun po si Mr. Popo. Yun, ayan na. Yeah. Nilabas na yung ito. Secret weapon. Isa sa secret weapon. Tinan nyo kalahin. Ay, grabe. Oh, meron pa siyang anak ngayon. Ah, yan o. Baka kalahi o. Asawa niya si Sophia. Ayan popcorn po si ano. No? Popcorn. Sige, kuni mo. Ayan. Oh, 2012 to kalahi ha. Tinan nyo. Magigitlog pa. May pertil pa yung anak niya. Ay, yung ano niya. Ayan o. 2012. Tingnan niyo mga kalahi o. Ayan. Sige, grabe. 2012 o. O ayan. Ito po yung first of 338067. Mga kalahi, ito po ay super set winner natin sa PFC. 9th place ng... kung hindi ako nagkakamali, kalahi, 8th place ng... Katbalogan, 10th place ng Tacloban. Or Corbaligtad, 10th place or 8th place. So, i-post ko na lang yung ano, yung idea. Yeah, yeah, yes. 6 overall champion siya. Wow. Ng South, SDR. SDRs. So, malaki. Ang PFC po, sa hindi po nakakala, ang PFC, mataas po yung standard niyan. Pagdating sa Tacloban, 700 ang minimum speed. Ay, grabe. So, ayan. Balisham lang po kami pumarte ng super set dito. Ang ganda pa ng pakpak niya, ano, kay Richie, sa edad niya. So, parang ano siya, mukhang bata pa sa ano, pakpak niya. Oo. Ayun, no? Ganda, oh.
Malinis na malinis. Malinis na malinis. Saka nang oriente siya, may panginig. So ayan, kasawa niya si Sophia ngayon. Okay. Hala, yung meron siyang ano, fertile. Meron siyang ano, o fertile siya. Fertile, kitang-kita naman sa kulay, no? So ayan, 2012. Okay. Tapos, special race. PFC, oh. San Francisco. Okay. Nag-second at nag-third place tayo na San Francisco. Almost, wow. almost 700 kilometers siya, mga kalahi. Grabe, napakalayo so, po nun, mga kalahi. Sino po yung iba na yun? Yun po si Francesca at saka si Bamboo. Bamboo. Si, sa kasamang pala dun ito, si Francesca po ay patay na. Buhay pa si... Sige, hanapin mo. Hanapin mo. O, ayan. Ito po si Bamboo, yung third place ng San Grabe, Francisco. Grabe, no? O, ayan na, mga kalahi. Si Bamboo. Ito si Bamboo. Mga kalahi, third place po ito ng San Francisco. Grabe, ito pong no? Ibon na ito ay breed ni paring Curly Chua. Oh, okay. So, base sa kanya, ang line po nito ay Johnston. Okay. Pero yung mapapansin nyo kalahi, baligtad. Hindi kasi baligtad ako nag-breed yung... nito. Ang TFC 2012. Ayan o, baligtad rin natin yung para alam nila. Hindi sila mahilo. Ayan o, PFC 2012. 38052. So ito, kaya ako kinarga ito ng, ano, ng San Francisco kasi na, nagbuta siya ng Katbalogan. So, hindi ko na siya kinarga ng Tacloban. Mm-hmm. Ginap ko siya ng San Francisco. Ayan o. Grabe. Ayan o, nanginginig din siya. Oo. So ayan, ito naman... Hindi ko pala na ano yung history ni Popo, yung tatay nun, yes. Is mga Johnston. Oo, tama, yung tama. Yung breed niya yun, ni Audi Borja, yung kaibigan natin. Okay. Mga Johnston din, galing rin kay Robert Chang. So ito, breed naman to ni paring Kirby. So ito yan, si Bamboo. Si Bamboo. Ayan. Bakit Bamboo? Ayun, magandang tanong yan. Kaya po Bamboo to ay dahil si yung vocalista ng... River Maya. Si Bamboo. Si Bamboo. Ang tunay na pangalan po ni Bamboo ay Francisco. Ayun, galing trivia, ano. Trivia yan. Grabe. Alam nyo ba yan? Oh, galing. And sinulaan ko na pero tama ba? Tama, tama yan. Francisco, pangalan tama. Po Francisco pangalan ni Bamboo. So, taba ng utak ni Kuya Richie. No? Eh si Mr. Popo, kung bakit naging Mr. Popo yan. Ayan, ang magandang tanong din. Sabi ko na rin yan. Alam nyo kung bakit naging Mr. Popo yan? Second day bird kasi siya ng Macart, ng ay, di ko alam kung second day ng Macart ng Tacloban to. Alam nyo kung bakit? Nung time na dumating si Mr. Popo, ako po ay nandun sa banyo at nakaupo at tumupo. Oh, alam niyo na, mga kalahi. So, ayan, mainang istorya ng 2012 natin. Yes. So, 2012, oops, hindi pa. Kasabay niya si Yoko 2. Yun, ang inaantay natin, winner, si Yoko 2. Winner tayo ng local club. Okay. Winner pa tayo sa Mount Siwan Lopres. Wow. Kaya sabi ko, grabe, doble. Kaya sabi ko, sobra, grabe, sobra. Amen. Pa sobra yung blessing ko nung time na yan. Ito yung isa sa pinaka-memorable ano ko sa pagkakalapate. Uh-huh. Yung nag-clock ako ng San Francisco. Grabe, 700. Hindi ako magsasawang ulit-ulitin kung ano yung reaction ko nung nag-clock dito uh-huh. si Bamboo. At yung nag-clock dito si Francesca. Kasi nung time na nag-clock dito si Francesca, nagulat ako kasi nag-aabang kami dalawa ni Aga. Si Aga pa Lokman ko nun eh. Uh-huh. Nakaupo siya doon. Ako parito eh kasi parang... Yeah, ano eh, aligaga. Hindi ko naman, hindi ko nag-ano... Pag akyat ko, nag-aabang ako, nakaupo ko gano'n. Paglingon ko sa tikod dito sa loob, nakita ko na dito si Francesca. So dali-dali, ang gamit mga lahi nun, bandiklak. Punch ko agad. Tapos sabi ko agad, hindi mo napansin na nandiyan yun. No? Ang tingin ko nga nun, kalahi, baka Saturday pa umuwi yun. Oo, di ba? Deeper pa na yun. Tapos, ne, yun, basta... Ano na ako noon, medyo masaya, yes, sobra tawag, saya. Tawag agad ako sa PFC. Hello, nag-clock na ako kasi itatawag doon eh. Ah, ganoon, okay. Ako, second clocker pala ako. Uy, second clocker tayo, may nag-clock na kasi isa. Mm-hmm. Oh, so, grabe. Then, ang nag-clock na nga si Francesca, after mga less than 1 hour, dumating si Bamboo. Grabe. Alam niyo kung ano yung tsura ko nung dumating si Bamboo. Mula doon, talon ako ng talon. So, ito yun, ah! Ganyan ako. Nagtatakot ako dyan. Sumisigaw ako talaga, parang akong bata nun. Ayun, clock ko. So, tumawag ako ulit sa PFC o third clocker ako. Tapos sinanong ko, ilan na nagpapaklock? Sabi ko, 12,
Yung pala, takto lang pala nagla kami. Ay, grabe. So, dalawa yung sa atin. Grabe. So, doon na pumasok na, naging kaibigan ko nga si Mang Tom. Mang Tom, kayo may double priest ko kayo, pero yung bang year na yun, yung San Francisco nyo, isa lang. O, isa lang. Tapos, the following year, isa lang. Si ibig sabihin, isa lang pauwi nyo ng Francisco, isa lang. Eh, sa akin, dalawa. Ayan na, dodo. Niyayawa ako na si Mang Tom, pero by chance, very humble na kaibigan natin. Si Mang Tom. Isa sa idol ko yan, si Mang Tom. In terms ng nung pagiging mabait niya sa kalapate. Yan. Yung, ba't ko nasabi, hindi ako yung makal. Hindi ko kakatayin to para patayin. Natutunan ko yung kay Mang Tom. Sabi niya, ang kaling niya is dadaling ko to sa training. Kung mawala siya, hindi, wala na. Na. Free will na nung kalapate ko, babalik siya. Kaysa patayin mo yan, no? Yes. Sa akin, yun yung natutunan ko sa kanya. Galing, ang galing. Anyway, yan. 2013-2014 EPFC naman tayo. Nang 9th overall champion tayo. Wow. Sa EPFC. Grabe. So, ang karera po nyo, mga kalahi, ay talon-talon at Ragay. Mm-hmm. Tapos jumped ng 100 kilometers. Ang layo. Ragay, Matnog, Katbalogan, tas Maasin. Basta, ang last lap niya, Maasin. Oo, Maasin. Dulo na halos ng Pilipinas yun. Ang napauwi ko, ang 9th overall ko noon, ay wala na rin. Yun po, anak po ni Bamboo at anak ni Francesca. Ay, grabe. Yan ang galing nila. So, kumbaga, na-breed ko agad si Bamboo sa si Francesca, naglabas agad ng winner. Galing. Tapos, yung isang winner, yung si Ebony naman, narito si Ebony. Yan ang mga hindi natatanong ng mga followers ni Lahi, ni Adan, mga kalahi. Oh, di ba? Ah, sige. Papasok natin 'yan. So, mga kalahi, ito po si Ebony. Yan si Ebony. Sa nagtatanong po, bakit po ito naging Ebony? Kasi po, yung kanta po ni Paul McCartney, si Ebony at saka si Ivory. Ivory. May Ivory ako dyan. Mamaya na po yan si Ivory. Kulay itim yun. Ito kasi medyo dark siya. Diba ang Ebony is black and white. Parang yes, yes. So, ayan. Ito po si Ebony. Ayan, ayan check natin yung sing-sing ang mga kalahi. 2012-38048 na yan ang PFC. Anong kwento niyan? Ang istorya naman ito, mga kalahi. Ito po ay Maasin finisher. Wow! Kahit pa. Ano to? Kung tutusin, kung sa local club po ito ilalaro, super set winner po ito ng PFC. Mm-hmm. Dahil nga, nasabi ko kanina, ang PFC po ay mataas sa standard. 700. Pero ang speed po nito ay 650 sa takupan. Uy! Marami, konti na lang. Hindi siya winner, kaya ang ginawa ko, kinarera ko ulit siya the following year, yun mm-hmm. 2013. Yeah. Nag-finisher lang siya ng Maasin. Yeah, oh. Two times Katbalogan, Clacker, tapos Maasin finisher, Tacloban finisher. So ito, producer din to. So, story lang naman ng line nito. Ito po ay line ni Paring Egayam, Justin. Ayun. 2010, binigay po sa akin ni Paring Egay to. Ayan. Ito po yung nanay niya, kamukha niya, no? Kamukha. Ayan, Justin po ito. Katunayan na po kay Parang Ega ito. O ito, ang makikita natin, ang mga baliktad, yan. Personalized po ni Ega Yap. Ni Konsi. Ayan, no? Edgar Yap ng Quezon City, Philippines. O, diba? Ito yung sing-sing. Naka-perso. O, yung perso naman niya, ayan. 2010. Ta 1022251 ng PHA. So, mga kalahi, tinan nyo itsura niya. Mukha ba siyang 14 years old? Alam nyo, mga kalahi, ito ang napansin ko sa Justin . Hindi sila hindi sila tandahin. Mm-hmm. Hindi sila tumatanda basta. Ano ba, batang-bata? Oo nga. Ito yung nanay ngayon. Ito yung nanay ni Ebony. Ayan. Justin to kay Parang Egay. Nakuha niya sa auction sa PHA yung mga magulang nito. Pero ngayon, hindi na siya nag-i-itlog. Hindi na. Ayun. So, ito ang winner natin, yung sina Maasin. Maasin. So, 2014 na yun, yun. Yeah. Tapos, the local club, overall champion tayo ng local club sa APFC, mm-hmm. night overall. May mga lap winner tayo ito kasi, mga kalahi, mapapagod ako, baka kung sasabihin ko pa isa-isa yung yung mga lap winner. So, inaano ko na lang na
yung mga main event na lang. Yeah, siyempre. Correct, correct. For overall lang. Overall na. Yun. Overall na yung kapatid. Hindi ko na napangalanan yung inay to overall kasi nawala siya ng maasin. Mm-hmm. Umuwi sa akin ng maasin, yung si Ebony. Si Ebony. Mga nakakaalam sa lipad ng maasin ay yung mga naglipad sa maasin sa EPFC. Ayan, grabe. 2014 nga yung nagpakasin ng EPFC. Oo. So, nanalo tayo ng local club, nanalo ulit tayo sa One Love Praise sa Mount Seat. Wow. 10th overall. Grabe. Yun po si Yoko 3. Yoko 3, dyan na pumasok si Yoko 3, Yoko mga 3. Kalahi. Si Yoko 3 ay 10th overall champion. So, ang istorya naman ni Yoko 3, si Yoko 3 po ay napunta na sa kaibigan natin. Siya po, kalahi, ang nanay po niya ay si Yoko 2. Ang galing. Si Yoko 2 po ay kinross ko kay Ivory. Okay. Si Ivory po, ayan, papasok ka si Ivory. Papakita ko sa inyo si Ivory. Kaya ganyan si Ebony, ngayon okay. Si Ivory. Okay, ang ganda naman yan, pangkasal. Mga kalahi. Mga kalahi, ito po si Ivory. Ang grabe, kaya pala so, Ivory oh. Sa isang side po niya ay puti siya. Puti, okay. Pagkabila dito ay may Baltic po siya na. Okay, parang ano na to, capsider na kung tawagin, mga kalahi. Ano ba tawag dyan? Napakagandang ibon nito, kalahi. Ang istorya po nung ibon na to ay hindi po sa akin, hindi po ako nag-breed dito. Si Attorney Judge Huertas. Oh. Joel Huertas. Oh, shoutout sa'yo, Attorney Huertas. Attorney, shoutout. Base po sa linya nito ay Kuipers, may lahing, yung mga Gemini niya, hindi ko nakakamali. Tama, ayan, no, tama. Napasmado rin to. So, ito pong ibon na to, 2000. Oh, check natin, para. Oh, yan, oh, nakalagay MSOOLR 2012 ang singsing niya ay 120636. Ayan, 2012. Ayan, kay Attorney Huertas po ito. Ito po yung tatay ni Yoko 3. Oh. Pero ang nanay po niya ay yung si Yoko 2. Okay. So ito, kaya kalahi, kaya ako bakit naku, kung bakit ko ito nakuha, noong time na to ay election. Hmm. Na nung, ano ito, finisher po ito ng, one, ng Mount Seat. Okay. Look, pang 48 overall ko, hindi ako nagkakamali. So itong ibon na to, hindi binayback ni attorney. Ooh. Kasi ang dahilan ni attorney ay busy siya sa election. Election that time. Tumatakbo siyang konsehal yata sa second district ng Antipolo. Okay. So anyway, tinawag ko sa kanya, attorney, hindi niyo makukunin yung ibon, ako na lang babayback. Mm-hmm. So ako na bumayback dito. So ito si Oxy Ivory. Wow. Na ang tatay ito ni Yoko 3. Mm-hmm. Okay, 2014, okay. Pasok na yon ng RMC One Love Praise. Mm. Yan, medyo magandang, parang ako, parang may history sa ginaginawa ko sa RMC. At yun din, yun naman, actually sila naman din na nagsabi. Kasi nung Mount Seat ng RMC, kaya nagsara ang Mount Seat dahil syempre maraming, hindi yung iba, hindi, kahit sabihin mo maganda yung palaro, eh may mga ano, siguro natabangan na rin yung organizer. Yeah, oh. Nagsara yung Mount Seat. Okay. Nagbukas ang RMC. RMC. Unang pasok ko ng RMC. Si Yoko 4, si Yoko Gris, si Yoko Junior, si Saplungan, ayun, si Saplungan, si ano, isang si pamilya. Rosewood. Ayun, si Rosewood. Ang winner ko sa RMC. Magaling po. Most yan. Na nagpaklak ng last lap sa Katbalogan. Tayo, lahi ni Adan. Wow. So, resulta doon, lahi ni Adan. Tayo, nagpaklak ng Katbalogan doon. Yan nga, si Yoko Gris, si Yoko Por, sa Plungan, saka si, ano, si Rosewood. Si Yoko Por, kukunin ko. Yan. Okay. Ayun. Parang feeling ko, isang araw tayo dito. Ang hirap pa lang i-explain yung mga achievements. Hindi, mga kalahi, pa medyo i-commercial ko lang. No? Hindi ko po ito, hindi po ako nagpapa-impress sa mga gusto ko lang gawin inspirasyon sa inyo. Para the best. So. Ma-inspire kayo kasi may mga salita rin kasi ako na gusto ko may natututunan yung mga kalahi natin. Marami, may mga na, sa totoo lang, may mga nag-PPM sa akin na nakakakuha sila ng idea sa akin. So, doon ako natutuwa. Yan. Huwag na natin isipin yung ibang, kasi lahat naman din natin mabibigay. Yes, so, correct. Ginagawa lang natin to para so na mas ma-encourage sila na magkalapate. Oo. Kaya, yan, diretso lang ang pagkakalapate. Lagi taon-taon, medyo hindi man ngayon, sa isang taon, yan. So, yan, pass forward tayo, ito na. Okay.
Ito si Okpor. Yan na, si Okpor. So after nating mag-Grand Slam sa Mount C, Grand Slam tayo doon, mga kalahi, kasi 3 consecutive years. Wow, consistent. Bukod pa sa nananalo tayo sa local club, nananalo tayo sa Wonder Praise. Okay. Dumiretso ako ng 2014 sa RMC. So ito na lang po ang natitira natin sa loob, si Okpor. Hello, yun, si Okpor. Alam niyo ba kung sino naman ang nanay nito? Si Yoko 1. Ang galing. No, gets nyo? Si Yoko 2 ang inanak si Yoko 3. Correct. Si Yoko 1 ang inanak si Yoko 4. Tama. Ang kagandaan nito, mga kala, MNSB ito, si Yoko Gris. Ayun pala. Dalawa silang winner ng RMC Katbalogan. Ito po ay 8th overall ng RMC Season 1. Ayan, ito po yung singsing niya. O, check natin, mga kalahi. Ang singsing po niya ay 2014 pa to. 1-3-3-2-1. Ayan, RMC. RMC race 2014. Naka-sensor siya. Naka-sensor pa siya. Yan. So, ito yung si Yoko Por. Okay. Kapatid niya si Yoko Gris. Wala na si Yoko Gris. After mga nakakawala rito, hindi ko na... Tapos si Rosewood po ay nasa mabuti na rin kamay kay paring Poy. Kay Poy, yung pogi natin kakaibigan, si John Lloyd. Si John Lloyd. Si Poy, Sarip. Yan. Oh, si, okay, hila lang. Tapos si Saplungan naman ay napunta kay... tapos si Yoko Jr. naman ay wala na. Si Yoko Jr. po ang anak po niya, ang tatay po ni Yoko Jr. ay si Yoko Senior. Yun. Si Yoko Senior po at saka po yung first overall champion natin ng 2010 sa PPBC ay magkapatid. So sa madalit sabi, si Yoko Jr. ay apo ni Nikki. So kaya related siya kay Nikki pa rin. Super set winner po tayo ng 2014 at 2015 sa EPFC. So hindi siya nag-overall champion pero super set winner po tayo. Okay. Okay. Tapos 2017 wala pala ako ng 2016. Yun ang medyo talagang nagbakasyon. Gulo kong tumbling ako noon. may reason din kung bakit. Noong time na yun, ina-hospital po yung kabiyanan. Okay. Kaya nag-iisang anak po yung aking asawa. Ako po yun tutok. Yung tagabantay. Wow. Mahal na mahal ko po yung biyanan kong medyo. Yun, no? Sana kung all. Kasi kung nabubuhay po ang biyanan ko, dapat may dollar lagi ako ngayon. I miss you, Nay. Ay, Ate Alma, humihirit. Namimiss ko na yung dollar niya, Nay. Hindi, mabay championan ko. Sabi ko nga, unang minahal ko sa kanila ang biyanan ko. Kaysa kay Ate Alma. Oo, syempre. Hindi, totoo yan. Kasi dapat nga, sa pag-aasawa, dapat umamahalin mo yung biyanan mo. Correct. Kasi mahirap. Siyempre, dyan ang galing asawa natin. Yes. Sabi ko nga sa isang post ko, ito unang pinasasalamatan ko, kung dahil ko hindi dahil dito sa biyanan ko, ay, wala itong magiging wala itong si Alma. Yeah, correct. Doon ang galing eh. Mawawala si Janela. Yun lang. Ayan, 2018. Yan, okay. Ay, 2017. 2017. So, 2016, wala eh, dahil nga na medyo nag-backshot tayo nun. Oh, yeah. 2017, alam nyo, wala akong panalo nun sa SDR, sa Derby. Ang dami kong kinarga na MacArthur. Alam nyo, kailan ang umuwi sa akin sa MacArthur. Ang kinarga ko sa MacArthur nun ay, walo ang kinarga ko. Ilan, alam nyo, kailan ang umuwi? Ilan? Pito. Dami. Alam nyo kung sino-sino yung mga MacArthur finisher na yan. Si yung naibigay ko kay Pogi, anak ni 588. Okay. Si Second Chance. Ah, yun pala yun. Yung iba, hindi ko na matandaan pero mga anak pa rin ng mga winner natin. Okay. So yun, yun yung ano natin. So 2017, 2018 na. Yep. So 2018, 2019, ayun, MMFC. Yan na. Third overall champion tayo sa MMFC. Wow. Kalahi, yun po si Second Chance. Third overall champion, second Kakalbayog, second Tacloban Daybird, tapos sa first overall Makaltak. Ayun ang achievement niya, Bulan Love Champion. Tapos, at saka si ano, si Daytripper. Dalawa yung winner natin, si Daytripper. Si Daytripper po, ang nanay po niyan ay si Saplungan. Yung winner ko ng 2014 sa RMC. At ang tatay po ni Saplungan ay yung nakuha ko kay Engineer Sam Serrano na si Engineer na first overall champion naman
ng RMC Season 2. Wow. Yun po yung ibon na nanalo na wala pong 700 ang minimum speed niya, pero kasi siya lang yung nag-clock na puro ano eh, above 700. Oh. Anyway, yun nga si ano nga yun, si Day Tripper at saka si Second Chance. So ayan, 2019. Yes. RRPC Second Overall Champion tayo. Wow. Second Overall Champion. China All. Ano yun, napunta naman si Super Proxy yun. Yan pala si Super Proxy. Oo, yung tanong, bakit Super Proxy? Kasi wala lang. Second Proxy. Super Proxy. Anyway, yan, first overall, second overall si Super Proxy, tapos lap champion ng Santa Ana. Mm-hmm. Tapos, ang nanay nga niya ay si... Ang nanay niya ay yung nakuha ko kay Anson noong na-super set winner. Wow. Saka yung line ni Yoko at saka ni Saplungan. Saplungan. So, overall champion din yun. Medyo... Mahaba yung story niya, pero sa mga sabi, line ni Soyo ko sa Plungan saka Anson yun, si Super Proxy. So 2019 pa rin South, eh 2019-2020, ayan, pangatlong overall champion natin. First, kasi 2006 first overall, 2010 first overall, 2019 first overall champion tayo sa RRPC. Wow. Local club. Yeah. Yun po si Kabog 19. Yun, si Kabog. Kasi yung time natin parang, na namatay yung kaibigan ko si Kabog. Oo, oh, pinayalan mo kay Kabog. Okay. So, first overall champion siya, tapos sa YB saka OB. Uh-huh. Tapos sa third ng Sorsogon, third ng Naga. Tapos isa, dalawa yun eh. Ayun, super set winner siya. Wow. XRM winner din. Wow. Motor. Yan, yan si Kabog 19. So, yun yung pangatlong overall champion natin first. 2020-2021. Yeah. Hindi ako naglaro ng Lord kasi natigil yun dahil sa... Yes, yes. Sa ano, sa bird flu yata. Bird flu. 2020-2021 MMFC SDR OB third overall champion. Wow. APIF overall champion tayo. APIF overall. Oh, yun si Essentious 5. Kukunin ko dito. Sige. Okay. 2020-2021. Yan. MMFC SDR OB first PIF overall, 13th overall, third Sorsogon, third Naga. Ito po si Essentious 5 yung PIF overall. Yan, Bayers 2003. Yeah. Yun. So, 2003400, ayan o, and RAC 2020. So, ito po si Essentious 5, PIF overall. So, bakit daw Essentious 5? Ang nagbigay ng pangalan nito ay ang anak ko, hindi ko na alam. Wala akong idea about Essentious 5. Pero yung 5 kasi sa dahil PIF overall siya. Yes, yes. So, ang tatay nito, si Kabog 19, ang nanay nito ay line ni Lovely Yoko. Lovely Yoko. Yung ano, yung saddle. Yes, yes, yes. O yun, yun ang nanay niya. Overall winner din yun ng Of Color saddle. Okay. So, ito yung 2005. Ha, 2021. 2021-2022 North, hindi na ako naglaro yun eh. Uh-huh. So dito na papasok ang super set winner, 6K winner, ARPC SDR super set winner. Uh-huh. Yun po si Yoko 8 at saka po si Night Tripper. Okay. Super set winner lang sila kasi partaker din sila ng MacArthur. Uh-huh. Kasi at that time ay hindi nakatawid ng dagat ang ibon dahil nga may bird flu. Yes. So yan, yun ang winner natin ng 2021-2022. The following year, 2022-2023, nilaro ko sila sa PHA. Yan na. Ayan na yung unang sabak mo sa PHA. PHA. Yan. Ayan na. In-entry ko si Yoko 8. Yan. Yun yung super set winner ko siya actually ng, ano, ng MMFC saka ng ano eh. So, ang record po ni... Yan na. Ay, vlog din natin yan. Yes. At isa pang nangyari dyan ay uwi nga. Ito yan, si Yoko 8. Yan na, kinuli na. O, oh, diba? O, oh, ito yung first overall natin last year. 2021-2022. Grabe, o. Oh. Ayan. Ito na, i-vlog na natin to. Ayan, o. Third place ng MacArthur. Third place ng MacArthur ng Katbalogan. First overall champion. As ang recent achievement niya ngayon, apat na taon na pong winner tong ibon na to. Ang galing. Ngayon po winner siya, pooling first overall. Pero na-disgrasya po ito ng Katbalogan. Hindi po siya nakuwi. Ngayon lang po siya bumalik. Oo. So ang hinala po namin, yung pong ibon na checkered na nasa itaas, eh siya po yun. Mm-hmm. Na anong baga, na-disgrasya na lumipan. Marami po kaming haka-haka na nasa nangyari sa ibon na to. Kasi noong time na dumating si Janela, doon kami nag-focus. Yes, yes. Pero correct. Pero noong time na dumating to, eh parang
nagdalawang isip ako dahil single band lang eh. Yes. Single band lang, kumbaga correct. Nakapokus ako dun sa mga double band na naka 2K. Yes. Dahil mas malaki yung hinahabol ko sa PHA noon, yes, eh, yes. Sa 2K. So hindi ko na-realize, buta single band nga pala si Yoko eh. May isa ka palang single, narinig ko yung live mo noon. Hindi amin yan kasi single band eh. Oh yeah. Kaya na-realize ko, sabi ko, ito yun eh. Kasi ang nakakapagtaka kasi na noon, noong time na yun, wala naman ibon na dadapo ng ganong oras, 6:20. Yes. Galing sa taas at dito bababa. Diba? Yun lang ang ano namin, hinala namin ha. Anyway, wala nangyari na yan. At nagpapasalamat ako at bumalik na ito. Yan, at finally. Last year, oo. So, yeah. Ito yung first overall natin last year. Tapos, ang achievement natin last year, sinabi ko na nga sa inyo, first overall champion, MacArthur Lab champion, third place MacArthur, third place ng Katpalugan. Tapos, multiple winner siya ng pooling. Mm-hmm. 2023.